alam din natin na if we is to God, matatagat natin more blessings. So, yan ang isang technique ng pagiging generous, having a generous God. So, hinihiling ko sa mga ushers na ipasa yung offering at sa mga song leaders. Hindi ko na tumayo-tayo lang natin. Mamaya na lang po ipasa yung
dito sa John chapter 1, dito sa 1 John chapter 2, verses 5 and 6. Kung titignan mo ang nasulat sa aklat na ito, ang kanyang ibig sabihin ay ganito. Sa araw-araw tayo ay tinatanong kung ano ang magiging desisyon natin sa buhay. Sa araw-araw tayo ay tinatanong kung ano ang magiging desisyon natin sa buhay. Ano nga ba ang magiging desisyon mo sa buhay? Siguro pagkagising nyo kanina umaga, merong bagay na pwede mo desisyonan. Alam niyo ba na pagkagising ko, siyempre nakagilamos, mumog, lahat, tapos na, nakapag-pray. Isang bagay ang pwede kong desisyonan nung umaga ko yun, 6 o'clock. Sabi ko, magkakapiba ako o iinom ng isang basong tubig. Ang bagay na yun ay didesisyonan mo pa pala. Magkakape ako o isang bansong tubig. Of any of you made any life decisions today? Ano kaya ang isusuot ko ngayon? Dilaw, pink o puti? Di ba didesisyonan mo yun? O kaya, anong gagamitin ko? Sunsilk o palmolive? O magtitinapay na lang ako o kanin? Mga simpleng bagay na pwede mong desisyonan sa buhay. O pwedeng pahala na? Sundin mo na lang yung ginagawa mo sa araw-araw. But ito yung pinakamalaking decision na gagawin mo. Because whenever we make the final decision or mag-decide tayo to do something, walang makakapigil sa'yo. Walang kukontrol sa'yo dahil yun ang ibig mo. Kaya sa umagang ito, basahin natin ang nasulat sa 1 John chapter 2, verses 5 and 6. But if anyone obeys his word, God's love is fully made complete in him. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. Ulitin natin. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. Tayo manalangin. Salamat Lord sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Tulungan mo kaming makapag-decide sa umagang ito sa mga simpleng bagay na pwede namin gawin bilang pagsunod sa iyo. Kaya dalangin namin, O Diyos, na pagpanahin mo yung mga salita na aming pag-aaralan upang kami makasunod sa iyo mga pinag-uutos. Buksan mo po ang aming mga puso na siyang tatanggap, mga tayo na siyang magkikinig sa
I have decided. Kung sasabihin mong I have decided, maraming bagay ang pwede mong i-decide o piliin sa umagang ito. Pwede mong sabihin, magiging masaya ka sa maghapon. Pwede mong i-decide na ikaw ay mamamasyal maghapon. Pwede mong i-decide na matulog ka maghapon at pwede kang mag-decide na maging problemado ang maghapon mo. Walang makakapigil sa'yo. Pero maaaring hindi ka nga nag-decide o pumili na gagawin mo sa buhay mo ngayon. What about yung pang-araw-araw na pamumuhay mo? Pwede nilang itanong sa'yo, ano bang mga choices mo? Kung pupunta ka ng daguban, anong choice mo? Minibus o van? Choices na pwede mong decide, di ba? Kung gusto mong mabagal, sumakay ka sa minibus. At magagalit ka sa driver. Napakabagal mo naman. Hindi sumakay ka sa van, mas mabilis. Bagay na kung saan ikaw ang pwede mag-design. Did you decide to follow Jesus today? O baka kanina umaga, may pumunta. Mari, pumunta na kuman. O kaya may text. Papasyal kami ngayon dyan sa bahay niyo. O kaya, Mari, ini-invite kita lunch dito sa bahay. Bagay na pwede mong desisyonan, did you decide to follow Jesus? Sana yun ang pinaka-priority natin sa araw na ito. Nag-decide tayo dahil araw ng Panginoon. Kaya, yung araw na yun, nakalaan para sa Diyos. Pwede ba natin sabihin, number one, I have decided. I have decided to live in Jesus. Pwede ba natin? I have decided to live in Jesus. Kung nakapag-decide ka to live in Jesus, we are choosing, pinili natin na tayo mag-remain, manatili sa Kanya. Hindi lang manatili, kundi tayo ay susunod upang hanapin natin na Siya ang magbibigay ng pang-araw-araw natin. Maring yung nagdaang-araw tayo ng hindi spiritually, kaya yung presence ni Christ sa ating buhay speaks of the relationship na mayroon tayo na pwede nating mag-cherish bilang Kristiyano. Diba, napakasaya na ikaw ay magpuri, umamin sa araw ng Linggo sa iyong Panginoon. Kaya masabi ni Paul, nung minsan mayroong pagtitipon doon sa Athens. Dahil ang mga taong iyon, ini-ignore nila yung presence ni God. Si Paul at ang kanyang, si Peter at ang kanyang mga kasama, they praise the Lord. Kaya nung sinabi ni Paul sa Acts chapter 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. Kung sinabi ni Paul ang mga salitang ito, sinasabi niya na Jesus is our life. Jesus is our life. Kaya nag-decide siya to live in Christ.
kasama si Kristo, pwede mong sabihin, in Him we live and move and have our being. Hindi ka na magbubulag dahil ang Diyos ay nasa iyo. It is this life. Ang buhay na ito, given by God, for us to define every day. Lagi kong sinasabi, ikaw ang sumusulat ng kwento sa buhay mo araw-araw. Ano bang gusto mong kwento sa araw ng Linggo na napakaganda? Alam mo, sasabihin mo, araw ng Linggo, nagbayang budawa na nagmalay. Anong nagbayang buda? Nagpasyarat na nagmalmalay. You have to decide. You have given yung free will na yun para gawin mo. We exist in Christ and for Christ. Yun ang lagi nating isipin. We exist in Christ and for Christ. Sinabi ni John sa chapter 15, verses 4 and 5. John recorded na sinabi ni Jesus, remain in me. Remain in me. And I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Kung wala si Kristo sa buhay ng tao, wala kang magagawa. Ito ang sinasabi niya. Kaya sabi natin, panatili tayo, I have decided to live in Christ. Kung ikaw ay mananatili tapat sa iyong Diyos, mananatili din siya tapat sa iyo. Kaya nga minsan, ang sinasabi ng verse na ito, clearly, teaches us that Jesus alone is the one who gives life. Siya lamang ang nagbigay ng buhay sa amin. Pero dapat magkaroon tayo ng strong belief na si Jesus nga ang nagbigay ng buhay na ito. At tayo maniniwala sa sinasabi ng Biblia that Jesus is God and the Son born in a human flesh. I have decided to live in Christ. Dito makikita mo yung paghahanda ni Kristo kung saan kanya ilalagay sa heaven as eternal reward ng pagsunod mo sa kanya. Dahil one day babalik si Jesus Christ para kunin niya ang kanyang mga tao, ang kanyang mga bride, the church, at babalik niya tayo doon sa langit upang makamtan ang kanyang pinangako na eternal life. Kung titignan mo sa araw-araw ng buhay mo, you have decided kung ano magiging buhay, to live or not to live in Christ. Isang bagay na pwede mong tanungin. Pwede mong tanungin ang sarili mo kung naniniwala ka dito. Dahil ang pananampalatayang iyon ay parang ganito. One day sasabihin sa iyo ng anak mo, Nay, gagawa ako ng malaking decision.
asawa na ako. Ano kaya iisipin mo? Mahirap mag-isip, ano? Maring nabibla ka. Magkaasawa ko yung anak ko, yung pinakamamahal ko, anak. Ano pa yung klase ng mapapangasawa niya? Hindi pa niya pinapakilala sa akin. Parang ganun ba na desisyon na pwede mong sabihin? But, during the course na pinag-iisipan mo yun, there must be something more than life. Ano kaya? Ibalikan mo din yung sitwasyon nung ikaw, di ba? Nagpaalam ka pa noon sa nanay at tatay mo kung mag-aasawa ka na. Kung hindi man mabuti siya, nagpaalam, di ba? Pinataalam niya na siya mag-aasawa na. Ang buhay ngayon, ay hindi mo sasabing mahirap, hindi mo sasabing maganda, pero pwede kang mag-design kung anong gusto mong gawin. Yung puso mo ba nagsasalita ng ganito? There must be something like my life relationship with Christ more than this. Christian mo natin yung pamilya ni anak ko. Sa panit ni religion na pagsinsin ang matating pakbo, marami kang pag-iisipan, di ba? Kasi nabigla yung pag-iisip mo nabigla. There is something more than this na dapat natin malaman nung sabi ng God sa Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kung sinabi niya ito, there is something more than life.